What's up everyone? It's me again, Ray the Explorer. So, meron natin, itatopic natin ngayon ang may nagtanong sa akin. So, syempre, i-share ko na rin para sa lahat, para sa ano lang. So, ang itatakal natin regarding sa heat stroke o dog heat stroke. So, syempre, summer na, malapit na yung summer. Kahit ngayon pa lang, January, medyo mainit. So, ano mga bibigyan ko ng mga tips? Tsaka home remedies, paano natin maiwasan, ma-heat stroke yung aso. So, ano ba yung cause ng pag-heat stroke? So, ang causes ng mga heat stroke, minsan makikita natin sa mga excessive panting. So, grabe yung paghingal. Kung ang ordinary na hingal na sa walking, so sa kanya, minsan, triple ang paghingal ng aso. So, number two, makikita nyo rin sa gums niya. So, brighten na dry, red gums niya. Medyo hindi normal, medyo dry, tsaka sobrang hingal. Minsan naman, nag-seizure. So, yan mga, minsan nagiging combination niya, mga causes ng heat stroke, yung mga signs na nag-heat stroke yung aso. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 tips, mga 5 tips para mga home remedies na in case na para bago nyo dalhin or para hindi malate. So, ano ba yung mga tips? So, number one is always remember, wag po tayong gumamit ng tubig na malamig, pambukos. So, number one is, pwede kayong kumuha ng towel, basain nyo ng lukewater o galing sa gripo, tintansya nyo kung hindi malamig, sakto lang. Basahin nyo yung towel and then i-cover nyo sa katawan ng aso. So, number two is, pwede kayong gumamit ng electric pan. Tutukan siya ng electric pan. So, much better electric pan or sa aircon naman, hindi ka masyado kasi medyo matagal niya ma-adapt yung damit. So, much better kasi direct sa kanya yung electric pan. Pero, advice ko rin sa paggamit ng electric pan, huwag yung siyang masyadong ilapit yung electric pan kasi minsan mahirapan yung asong maghinga. So, bigyan nyo lang konting distansya na medyo malasan na level 2 lang yung electric pan para medyo bumaba konti yung hinit sa katawan niya. So, number 3 is kuha kayo ng spray, lagyan ng lukewater lang. So, lahat ng mga paws niya, lahat ng mga paan niya, isprayan nyo yan dito. Lahat ng dito sa kamay, paan niya, ng water. So, ang isa pa is, pwede rin ko yung gumamit ng ice pack. Ice pack, kunin nyo yung ice pack. So, saan nyo ilalagay is sa armpit ng mga aso. Doon lang yung ipahit-pahit. Kasi doon kasi yung mga veins niya. So, bakit hindi natin pwede buhusan ng malamig na tubig? Kasi nga, yung sa vein niya, tsaka sa water niya, imbis na mag-flow, ay lalo siya mag-stop. Titigas yung blood niya. Doon hindi masyado yung maganda yung flow ng blood niya. So, yun ang mga remedies, home remedies na i-share ko regarding sa dog heat stroke. So mas better tuwing hapon always support ng tubig. Yun na lang ang kailangan, may tubig talaga para ma-reduce konti yung causes ng mga heat stroke. So shoutout pala kayo sa mga lahat kahapon, dami nag PM sa akin. Salamat rin kasi na-appreciate nyo ako. Marami na natanong mga regarding sa mga vitamins. So pwede rin nyo i-check sa video ko pagbigay ng mga vitamin. Shoutout pala sa lahat. Shoutout sa lahat ng mga kasama sumusuporta sa akin. So, yun na guys. Comment down below kung may mga questions kayo or pwede kayong mag-add ng anong regarding. Para lang po sa lahat, hindi po ako doktor, hindi po ako expert. So, itong sinishare ko regarding lang din sa mga experience namin. Tsaka lahat ng mga groups namin na lahat ng mga sinishare sa amin, syempre sharing namin sa inyo. So, yun lang guys, gawin nyo lang mga home remedies para ma-save natin mga aso natin, mga loved ones natin. So, yun lang guys. Bye.